Rain or Shine at saka NLEX, yung first game kahapon. So, ibig sabihin lang nito is kinayod ng Rain or Shine yung laro nila against NLEX. Siguro nakakuha na ng momentum itong Rain or Shine kasi nakaisang panalo na sila. Nanalo sila last game. So, sinasabi ko, pakaisa lang to and then nasundan na naman. So, hopefully, next game masundan ulit. So, yun lang. Yung momentum lang nung last game, nagpatuloy lang for Rain or Shine. At itong NLEX naman, on a losing streak, nagtutuloy-tuloy. So, ganun lang yun kasimple. Pag nakapanalo ka, magtutuloy-tuloy. Pag natatalo ka, nagtutuloy-tuloy din. So, being on opposite side of the spectrum, itong Rain or Shine and NLEX respectively. No, tsaka itong si Kit Dato, yung big man nila na gustong magpa-trade daw sa SMB group, eh malaki na itulong dito sa Rain or Shine na pagkapanalo. No, eh at least ito, may Kit Dato sila, may Santillan, diba? Kumpleto na halos yung lineup nila. Meron pa silang mga bagong players na naidagdag. At saka lumalabas na yung laro ni Karakot. Siya na yung pinaka-point guard ngayon ng Rain or Shine. With siguro kapalitan niya sila Sean Ildefonso at saka yung iba pa. So, yun. Injured ata si Mamu eh. Si Gian Mamuyak. So, hindi natin alam. So, hindi ko kasi nakita sa highlight si Mamu. So, baka injured. So, nandun pa rin naman yung veteran players nila na may naitutulong pa man din. So, yun ang sinasabi. Yung Rain or Shine is momentum lang nung pagkapanalo. Well, sa NLEX naman, nandun na si Nermal, yung backcourt strikers. No? Yung nasa backcourt strikers, nasa NLEX na. Tapos may nadagdag pa silang mga players din na hopefully makatulong sa kanila. Sana makabawi yung NLEX dahil sayang eh. Sayang naman, meron silang mga signings na pwede makatulong sa kanila in this conference. So definitely yun lang nangyari. Momentum lang yun, momentum. So sana makabawi yung NLEX at magtuloy-tuloy ito for Rain or Shine. So yun lang po.